Hallelujah! Ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanpaman. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa, at tayo po'y muna'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinapasalamatan, pinupuri, sinasamba. At sa aming kalagitnaan, Ikaw po Panginoon ang maitaas. Ikaw po Panginoon ang mapapurihan, madakila at mapasalamatan lamang. Ama, salamat po sa hapong ito. Bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na natuturuan at handang makinig at sumunod sa iyong mga salita. Salamat, Ama, dahil pinangunahan mo na po ang aming gawain. Itago mo po ako sa iyong likuran at pawang ang mga salita mo ang siyang mamutawi, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magsasalita para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sa hapong ito, may mga bagay po ba sa buhay natin na sa tingin po natin ay wala ng buhay o wala ng kabuhay-buhay? Mga pangarap, mga pag-asa, relasyon, feeling po natin hindi na tayo makakaahon. Maging sa ating spiritual, parang hanggang doon na lamang, hindi na tayo lumalago. Hallelujah! Kapatid, sa araw na ito, I declare every dead things in our life will come alive in the name of Jesus. Hallelujah! Receive it in the name of Jesus. Glory to God! Anumang bagay na namatay na sa buhay mo, sa pangalan ng Panginoong Jesus, hallelujah, ito ay mabubuhay. Glory to God. Because the Bible says, He is the way, He is the truth, and He is the life. Palakpakan po natin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, yan man ay pag-asa, yan man ay relasyon, yan man ay spiritual, kayang buhayin yan ng Diyos. Hallelujah. Tingnan po natin, suriin po natin kung saan bahagi sa buhay natin, sa buhay mo, ang walang buhay, ang naghihingalo, at iyan ay panampalatayaan mo na bubuhayin ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah, sapagkat siya ang buhay. Amen. Basahin po natin ang ating scripture sa gabing ito, ang Ezekiel 37 verses 1 to 14. Babasahin po natin. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila,
Tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa iyong bayan. Kung maibukas ko na ang iyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsasabi nito at aking gagawin. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah! Ito pong pangitain ang ipinakita ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Ezekiel. Ito ay nangyari during the Babylonian captivities. Ang bayang Israel po ay nalayo sa kanilang bansa at naging alipin. Ang kabilin-bilinan ng Diyos sa kanila, huwag silang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag silang luluhod sa mga ribulto na ginawa ng kamay ng tao. Huwag silang mag-aasawa sa mga dayuhan dahil kapag ito ay nangyari, ilalayo sila sa Diyos. Hallelujah! Ngunit ang bansang Israel ay matigas ang ulo. Sila ay sumuway, kaya't sila ay pinabayaan ng Diyos na masakop ng mga iba't ibang bansa at sila ay naging alipin at bihag sa Babylonia. So dito natin makikita, kapatid, na nagkakaroon ng spiritual death dahil sa pagsuway sa Diyos. Balikan po natin, bakit ba napalayo si Adam and Eve sa Panginoon? Dahil po sa kanilang pagsuway. Dati sila po ay may kaugnayan sa Diyos, pero dahil po sa kanilang pagsuway, doon nakapasok yung spiritual death. Death means kapahamakan, pagkalayo sa Diyos. Kapag ang isang tao ay malayong malayo sa Diyos, tiyak at sigurado na may darating na kapahamakan sa kanyang buhay. Dito mapapansin po natin na ang bansang Israel noong napalayo sa Diyos, anong kasunod na nangyari? Kapahamakan, pagkaalipin, pagkabihag, paghihirap, takot. Kaya ito po ang epekto ng spiritual death. Mapapansin nyo, kapag ang tao ay malayo sa Diyos, alipin po siya ng takot, bihag ng kasalanan, dahil malayong-malayo siya sa banal na Diyos. Hallelujah! Huwag na huwag po natin isipin, balakin o planuhin, ay hindi muna ako dadalo, maglalaylo muna ako sa pagsiserve sa Panginoon. Kapatid, you are planning for spiritual death. Unti-unting papatayin mo yung pag-aalab, yung init ng relasyon mo sa Panginoon. Makakaranas ka ng spiritual death kapag ikaw ay lumalayo sa mga gawain ng Diyos. Kaya pinapayuhan tayo sa Hebrews 10:25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Hallelujah! Sa pagtitipon, dito tayo lumalakas. Sa pagtitipon, dito tayo nailalayo sa kasalanan. Sa pagtitipon, nailalayo tayo sa kamatayang espiritual. Amen? Kapag ang pagsuway o kasalanan ang pinagahari natin sa ating buhay at paulit-ulit natin pinapractice, it will lead to spiritual death. Yun din pong unrepentant heart, yun pong unforgiveness. Sino po dito yung hindi marunong magpatawad? Yan din po ay daan para ang isang tao ay maka-experience ng spiritual death. Kaya pansinin natin, ang isang tao na may matinding galit, may matinding puot at sama ng loob, hindi niya maramdaman, mahirap siyang makapasok sa presensya ng Panginoon. Dahil yun pong unforgiveness, yung pong hatred, yan po ay nakakamatay spiritual. Yun din pagiging worldly ng isang tao. Kapag ang isang tao ay addict sa mga online games, addict sa panunood ng mga palabas, mga drama, halos di na nakakatulog. Kapag yan po lagi yung ginagawa natin maghapon, araw-araw, it can lead you to spiritual death.
Kung meron man nakakaranas sa atin, kung nakikita natin, kapatid, ng ating spiritual life, naghihingalo, kinakailangan natin kumilos, gumawa ng paraan para ang ating spiritual ay huwag tuluyan mamatay. Dahil kapag hinayaan po natin ang ating spiritual na naghihingalo, kapag hinayaan natin hanggang ito sa ay mamatay, ang kasunod po nito ay kapahamakan. Ang ating pong Panginoong Jesus ay pumunta dito, una ay para buhayin ang ating espiritual. Dahil hanggat hindi nabubuhay yung ating espiritual, we cannot experience physical resurrection. Kailangan muna mag-resurrect ang ating espiritual, mabuhay ang ating pananampalataya upang makaranas tayo ng physical resurrection. Amen po. Ang sabi po ng Ephesians 2 verses 1 to 2, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at naipailalim kayo sa prinsipe ng kasalanan. So yan po ang dahilan, kasalanan, makamundo, galit, puot, hinanakit, pagkaingit, pagkampi-kampi. Yan po ang mga nagdadala sa atin sa espiritual na kamatayan. At kapag namatay ang espiritual life ng isang tao, he will become a hopeless person. Sabi ng verse 11, sinasabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Dito may ipinakita ang Panginoon na picture kay Ezekiel. Siya po ay dinalas ng Panginoon sa lambak ng napakaraming kalansay. Nakita niya Valley of Dry Bones, punong-puno ng kalansay. Gustong ipahayag sa kanya ng Panginoon na yung palang mga kalansay na yun, inihantulad ng Panginoon ang bansang Israel sa mga kalansay. Kaya sinasabi po nila na wala na silang pag-asa. They are hopeless. Ang isang taong hopeless, hindi alam ang gagawin sa buhay, kapatid, kabilang ito sa mga tinatawag na dry bones. Kapag ikaw ay palaging nagsasabing wala kang pag-asa, nabibilang ka dun sa mga tuyong kalansay. Ano pong sabi doon? Wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Yung mga tao na puro lagi naghihinakit, nagtatampo, wala na akong pag-asa, kawawa ako. Yung mga taong ganyan, nabibilang sa dry bone. Minsan akala natin yung isang tao, masaya siya, tumatawa siya, ngumingiti siya, nagpapatawa siya. Pag nakausap mo pala, siya ay katulad ng tuyong kalansay. Ang dami niya palang problema, nawawalan ng pag-asa. Ngayon, mga kapatid, kung tayo ay dumadaan sa ganitong punto ng buhay, nakikita nyo ng inyong sarili na kayo'y kabilang sa mga dry bones. I have a good news for you. Anong sabi sa verses 12 to 14? Ibubukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko kayo at kayo'y aking hihingahan. Glory to God. Kaya kung ikaw ngayon ay katulad ng dry bone na parang nawawalan ng pag-asa, parang ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi mo na alam kung paano ka makakalabas, ang salita ng Diyos, hihingahan ka ng Panginoon, ibabangon ka ng Panginoon at ilalabas ka ng Diyos sa iyong libingan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung ikaw man ngayon nakalibing sa kawalan ng pag-asa, may salita ang Panginoon sa kanyang pahayag na ang sabi, ibabangon ko kayo. Hallelujah! This is a message of restoration. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Yun tuyong-tuyong kalansay sa buhay mo, kayang buhayin ng Diyos. Yung finances niyo pa kaya ang hindi kayang buhayin ng Diyos? Yung family mo pa kaya ang hindi kayang i-restore ng Panginoon? Yung sitwasyon mo pa kaya, yung mga pangarap mong namatay ang hindi kayang bigyan ng Diyos ng buhay at hininga?
Kaya kung ikaw ay nag-join sa service na ito na walang kabuhay-buhay sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus, hihingahan ka ng Panginoon, ibabangon ka ng Panginoon at ilalabas ka sa iyong libingan at makikilala mo ang Diyos ay totoo sa iyong buhay. Glory to God. Hallelujah. Dalawang beses pong inulit sa verse 6 at verse 13, makikilala ninyong ako. Ko si Yahweh. Gusto ng Panginoon na magpakilala sa iyo dahil yung mga tao na hindi kilala na ang tunay na Panginoon, they are spiritual dry bone. Hallelujah. So we have idea kung sino po ang mga dry bone. Are you a dry bone? Kung hindi ka kumikilala pa kay Kristo at wala pa si Jesus sa puso mo, you belong to dry bones. Hallelujah. Kung ikaw ay isang taong walang pag-asa sa buhay, ikaw ay kabilang sa mga tuyong kalansay. Kaya may tatlong mahalagang bagay na kailangan upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay. Una, kailangan ay believers of the true God. Sino ang nagbibigay buhay? Ang Panginoong Jesus. Pero kailangan niya ng tulay, carrier, life bearer para mabigyan buhay yung mga walang buhay. Kung ikaw ay believers of the true God, ikaw ay kabilang doon sa mga life bearer. Either ikaw yung kalansay o ikaw yung pagdadaanan ng Diyos ng buhay para ma-distribute yung buhay doon sa mga espiritual na kalansay. Amen? Kaya alin ka kaya dyan? Tayo kaya yung dry bones? O ikaw kaya si Ezekiel? So upang ang tao ay mabuhay spiritually, kailangan siya ay mananampalataya sa tunay na Diyos. Kailangan siya ay believers of the true God. Kapag sinabi natin believers of the true God, sila yung mga taong nakakilala na sa Panginoon. May pagkaunawa, sila yung may maayos na pamumuhay na ang sentro ay ang Diyos. Kasi marami namang believers sa buong mundo eh. Ang lahat ng tao kung tutuusin ay believers. Walang unbelievers sa mundo. Ang iba, mga kapatid, ay believers of Mary, believers of Peter, di po ba? Yung mga iba naniniwala sa mga ani-anito. So, lahat believers. Pero ang kailangan ay believers of the true God para magkaroon ng buhay sapagkat yung totoong Diyos ay buhay at nagbibigay ng buhay. Amen? Hallelujah! Kaya kailangan believers of the true God para magkaroon ng buhay yung mga dry bone spiritually. Amen? Sa verse 1 ang sabi, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh. So napuspos si Ezekiel ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo po na nananampalataya sa tunay ng Diyos. Nagpe-pray po ba kayo lagi na kayo ay mapuspos ng Espiritu Santo? So anong dahilan? Wala lang po. Maganda lang po kasi sa pakiramdam. Ano po ang purpose ninyo? Bakit binigay niya ang Espiritu Santo? Bakit pinupuno ng Diyos ng kanyang presensya ang kanyang mga anak? Para dalhin ka at gamitin ka sa mga taong nangangailangan ng buhay. Maraming tao ngayon na nangangailangan ng buhay, espiritual kapatid. Huwag tayong mawili na lamang sa apat na sulok ng ating simbahan. Yes, napuspos ako ngayon. Ang sarap, ang ganda ng aking experience. Next Sunday uli. Hallelujah, magpapapuspos muli ako. For what reason, kapatid? Tayo ay pinupuno ng kapangyarihan ng Diyos para puntahan natin yung mga tuyong kalansay, mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay.
tayo ay pinupuno ng kapangyarihan ng Diyos para puntahan yung mga tuyong kalansay. Yung tuyong kalansay ay yung mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay. Yung mga tuyong kalansay ay yung mga taong di pa kumikilala sa Diyos na buhay. Yung mga taong hiwalay ang kanilang relasyon sa ating Diyos. Ano pong sabi sa verse 1? Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Kapatid, minsan tayo ay dinadala ng Panginoon sa lambak na puno ng kalansay para magbigay buhay sa mga depressed na mga tao, sa mga hopeless. Nagtataka tayo, ano ba naman ito? Mga nai-encounter ko, puros problemadong tao. Hindi mo alam, dinadala ka na ng Panginoon sa mga tuyong kalansay. Ginagamit ka na at yun na yung time na ikaw ay mag-release ng buhay tulad ni Ezekiel. Hallelujah! Ang dami pong tao na walang buhay, naghihingalo, nawawalan sila ng pag-asa. Bigyan mo sila ng buhay. Dahil tayo ang tagapagdala ng buhay, nasa atin yung buhay, dala-dala natin kapatid, hallelujah, yung buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, hallelujah, napakapalad po natin, di ba mga kapatid, na tayo yung nagdadala ng buhay sa mga nawawalan ng pag-asa, hallelujah. Kaya number one na kailangan believer of the true God para ikaw ay maging life carrier, tagapagdala ng buhay. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya tayo'y pinupuno ng presensya ng Diyos dahil nais ng Panginoon na gamitin tayo na magbigay buhay. Kaya kapatid, magpagamit tayo. Saan man tayo dalhin ng Panginoon, magpagamit tayo mga kapatid. Bahagi po tayo ng vision ng Panginoon na ang mga tao na walang buhay ay magkaroon ng buhay. Amen. Ang pangalawang kailangan po para magkaroon ng buhay, kailangan ng bread of life. Every people who are dying spiritually, they need bread of life. Ang salita ng Diyos, ang Biblia. Itong Bible po na ipinapangaral natin, yan ang bread of life. Kung dati sa isip natin, wala na tayong pag-asa sa buhay, tayo'y punong-puno ng takot, tayo'y punong-puno ng alalahanin sa buhay. Puro ang isip natin, wala tayong mararating, mahirap lang ako, kawawa ako, ganito lang ako, paano na kaya ako, ganito tayo dati mga kapatid. Ngunit nung tayo'y nakarinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, ang salita ng Diyos dumating sa atin, nababago yung ating pag-iisip, nababago yung tingin natin sa ating sarili. Ngayon nauunawaan natin na we are what the Bible says we are. Amen. We are loved. We are able. We are anointed. We are beautiful. We lack nothing. Nalilinisan po yung ating mga pag-iisip na punong-puno ng alalahanin sa buhay. Kaya kailangan para yung kalansay ay mabuhay, kailangan niya ng bread of life. Ang makarinig ng salita ng Diyos. Na kapag narinig yan ng tao, ang nawawala ng pag-asa, nagkakaroon sila ng pag-asa sapagkat ang salita ay nagbibigay buhay. Kaya magpahayag tayo ng salita ng Diyos. Yung nagpapalakas ka, nag-i-encourage ka, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, kapatid, ikaw ay nagbibigay buhay sa kanila. Ang mga nawawalan ng pag-asa, hindi pera ang kailangan nila sa buhay. Kahit bigyan mo sila ng 1,000,000, they are still spiritual dry bones.
Kaya pansin ninyo, kahit maraming pera ang isang tao, nakakaramdam pa rin sila ng kawalang pag-asa. Ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Siya po ay mabibilang pa rin sa dry bones unless na ang isang tao ay tumanggap sa Diyos at ang salita ng Diyos ay pumasok sa puso nila, siya ay magkakaroon ng buhay. Hallelujah. Sa verse 4 po, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ni Yahweh. Anong sabi? Magsalita sa kalansay. Kaya kailangan lagi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Makinig ka ng makinig ng mga preaching. Magbasa ka ng magbasa ng Biblia. Dahil doon, mabubuhay ka. Mabubuhay ang iyong pag-asa. Maayos ang iyong isipan. Matututo ka mag-desire ng mga dakilang bagay. Yun ay makukuha mo lamang kapag ikaw ay laging nagpapapasok ng salita ng Diyos. Merong espiritual na litid at laman na nafo-form sa iyong isip at kaluluwa. Hallelujah. Kaya madali malaman, kapatid, yung mga tao na spiritually dry bones. Pakinggan mo yung mga sinasabi nila. Pag ang tao ay punong-puno ng pag-asa, pangarap, pasasalamat, yun ay healthy ang kanilang spiritual. Kahit na nakikita mo na ang sitwasyon niya ay parang walang pangtutunguhan, pero panay pa rin positibo ang sinasabi, punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pag-asa ang kanilang buhay, they are spiritually healthy. Hallelujah. Pero kapag ang tao ay nagsasalita, ay puro na lamang hinaing, puro na lamang kalungkutan. Kailangan niya ng bread of life para siya ay lumusog at lumakas at magkaroon ng buhay. Kapag lagi kang kumakain ng bread of life, kailanman ay hindi kayo manghihina. Makaramdam man kayo ng panghihina, agad, pag naisip ninyo ang salita ng Diyos, lumalakas kayo agad. Hallelujah. Sa verses 7 and 8, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas ng ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Pansinin niyo po, nung nagsasalita, nagkaroon ng ugong. Ibig sabihin, may nangyayari. Kaya kapatid, every time nagsishare ka ng Bible, may nangyayari, may nafo-form sa kanila. Maaring di mo nakikita yan, pero kapag tayo ay nagsishare ng Word of God, meron pong napo-form sa kanyang buhay na di mo nakikita sa panlabas. Sa isip niya, may nabubuo, may nakre-create, may nabubuhay. Ibig sabihin, nagkakaroon ng litid at laman spiritually. Hallelujah. Kaya nga kapatid, huwag tayong magsawa na maghayag ng mga salita ng Diyos. Yun ay bread of life. Hallelujah. Kapag tayo, believer of the true God, na hindi nagsishare ng Word of God, kapatid, ipinagkakait natin ang bread of life. Sabihin mo sa iyong kapatid, magbigay ka naman ng tinapay. Hallelujah. Kayo-kayo na lamang ang kumakain eh. Share nyo naman. Amen. Sapagkat yung binabahagi mong yan, yan ay yung rema words of God na nagbibigay buhay sa mga tao. Praise God. Hallelujah. Pangatlo po upang magkaroon ng buhay, bread of God. Hininga ng Diyos. Verse 8, nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Kapag nagsishare tayo ng Word of God sa mga tao, may nakre-create na sa kanila, may nabubuo na kasing litid at laman. Parang gusto na nilang iwanan yung mga kanilang kasalanan, nakakapag-isip na po sila, gusto na nilang magbalik loob sa Diyos, gusto na nilang mag-repent. Kaya lamang kung hindi mo sila i-lead ng prayer of acceptance,
kung hindi mo sila dadalhin sa church, nagkakaroon lang sila ng litid at laman, pero wala pa silang hininga. Kaya kailangan madala natin sila sa church. Kailangan sila ay ma-involve sa gawain ng Panginoon para sila ay magkaroon ng hininga. Tatanungin ko po kayong mga matitibay na Kristiyano, saan ba kayo lumago? Saan ba kayo lumakas? Diba sa mga prayer meeting, sa mga Bible study, sa mga pagtitipon-tipon na laging nakakarinig ng salita ng Diyos? Kaya napapansin nyo, yung mga laging umaatin ng prayer meeting, sila yung matitibay. Kahit may problema na dumating sa kanilang buhay, talagang matitindi sila. Ang mga maaapoy at mga masisigla at malalakas na mga Kristiyano, yun yung mga napupuspos lagi sa prayer meeting, sa mga gawain, yung napupuno lagi ng kapangyarihan ng Diyos. May advantage kapag ikaw nakakadalo sa pagtitipon-tipon, kapatid. Huwag niyong sabihin, ay prayer meeting lang naman, dito na lang ako mag-online. Ay okay na ang maka-attend lang ng Sunday service. Tama na yung isang beses na makarinig ng salita ng Diyos. Elitid at laman pa lamang ang meron ka. Kailangan mo ng breath of God para magkaroon ka ng hininga at sigla ng buhay. Diba, ginawa ng Diyos, kumuha siya ng lupa, hinulmahan niya ito, wala pang buhay yun, diba? Kailan pa yung nagkaroon ng buhay? Noong hiningahan ng Panginoon. Kaya yung kaluluwa mo, mabubuhay lang yan, sisigla lang yan kapag yan ay hiningahan ng Diyos. Kailangan mo ng hininga ng Diyos. Hallelujah! Kaya tayo'y dumadalo sa mga gawain para hingahan ng Diyos, dahil kailangan natin matanggap yung hininga ng Diyos. Eh kahit hindi naman ako mag-church, ako'y makikinig na lamang sa online, sa bahay na lamang ako. Maganda naman yun, kapatid, pero kailangan mong dumalo sa gathering, dahil dito natin matatanggap ang hininga ng Diyos. May corporate anointing na ipinupour out si Lord kapag tayo ay sama-samang nagtitipon-tipon, dahil dito tayo nakakatanggap ng sigla ng kalakasan. Amen? Eh kahit di naman ako mag-church, ako'y makikinig na lamang sa online, sa bahay na lamang ako. Maganda naman yung, kapatid, pero kailangan mong dumalo sa gathering. May corporate anointing na ipinupour out si Lord kapag tayo'y sama-samang nagtitipon-tipon, dahil dito tayo makakatanggap ng sigla at kalakasan. Amen? Hindi tulad yung papasok tayo sa opisina, antok-antok, parang matamlay tayo, parang tinatamad tayong pumasok kasi sweldo pa lang natin, mamaya biglang matamlay na tayo kasi naipadala na natin. So ang nagbibigay na lamang pala ng buhay sa atin ay yung sweldo natin. Wala na tayong inspirasyon, wala na tayong sigla maging pagdalo sa mga gawain, wala na tayong kasigla-sigla, pilit na lamang. Wala na talaga sa atin yung buhay. Pero kung ikaw ay umaaten ng lahat ng gawain, ginagawa mo yun, hindi dahil inuutosan ka kung sino, yung bang kusa kang babangon, kusa kang magpipray, kusa kang magpupuri, magpapasalamat, kasi may nag-uudyok sa iyo na banal na espiritu, merong kang hininga ng Diyos. Kaya kahit hindi ka pagsabihan, nag-worship kang mag-isa, nagpupuri kang mag-isa, nananalangin kang mag-isa, nagbabasa kang mag-isa, dahil meron kang buhay, meron hininga ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Yung mga taong kailangan pang sabihan, oy, dumalo ka naman, oy, umatin ka naman, oy, magbasa ka naman ng Bible, mag-devotion ka naman, yun yung mga taong naghihingalo spiritually, na kailangan pang paalalahanan lagi. Kaya tayo, ikaw ang magbibigay ng buhay sa mga walang kabuhay-buhay. Kung lahat tayo dito nagbibigay buhay, tig-iisang tao, nako, ang dami. Anong nangyari nung nagpahayag si Ezekiel? Sabi ng verse 10,
Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. At ano ang nangyari? Nabuhay nga sila. At nang magtayuan, sila ay ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Hallelujah! Every time na nagpapahayag tayo, yung mga tao nabubuhay. At sabi po doon, nagtayuan. Tingnan nyo yung nagtayuan, parang isang malaking hukbo. Isang malaking hukbo. Glory to God! Isang malaking hukbo. Isang hukbo ang pwede nyong mabuhay. Hallelujah! Madami pong tao ang down ngayon sa buhay. Di lamang down sa business, mga kapatid. Down din ang pananampalataya nila. Kapag nagsishare tayo ng salita ng Diyos, sila'y nakakatindig, nakakatayo. Isang napakalaking hukbo ang pwedeng mabuhay, kapatid. Hallelujah! Mangyayari lamang iyon kapag tayo ay nagpagamit sa Panginoon, kagaya na Ezekiel. Are you willing to bring life doon sa mga spiritual dry bones? Sino dito ang gustong magdala ng buhay? Kung pumunta ka sa araw na ito na parang nawawalan ng pag-asa o ikaw ay matamlay, nawawalan ka ng gana sa buhay, walang gana sa pagdalo, ang sabi ng verse 14, hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay. Hallelujah! Hihingahan ka ng Panginoon. I-desire po natin, Lord, hingahan mo ako. Gusto ko, hingahan mo ako. Di ka makakapagbigay ng buhay sa ibang tao kung ikaw mismo ang iyong espiritual ay naghihingalo. Kaya, mga kapatid, i-desire mo, hallelujah, upang ikaw maging daluyan ng buhay, maabot ang mga taong naghihingalo spiritually. Sila ay sisigla kapag kausap ka, hindi yung pagkausap ka, lalo silang nalulungkot. Lalo silang nalungkot, lalo silang nabigatan. Ngunit kapag ang dala mo ay pag-asa, buhay, pangako, salita ng Diyos, mabubuhay sila, nabubuhay sila. Hallelujah! Glory to God! Kailangan nila ng tatlo, believer of the true God, bread of life, breath of God. At nakanino yun? Sino ang may dala-dala nun? Sino ang may taglay nun? Kapatid, ikaw yon na willing ipagamit ang kanyang sarili para magdala ng buhay sa mga tao. Marami po ngayon naghihingalo spiritually. Huwag na tayong magpadagdag pa dun, kundi tayo ay maging katulad ni Ezekiel na nagbibigay ng buhay doon sa mga tuyong kalansay. Glory to God. Hallelujah. We have the source of life and that is Jesus. Hallelujah. Nasa iyo ang source of life. You have the source of life na tagla-taglay mo, ibahagi mo para sila ay lumakas, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng buhay. Share mo ang buhay sa iba. Glory to God. Hallelujah. Sa oras na ito, kapatid, ipikit mo ang iyong mga mata. Hilingin natin ang hininga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa paglabas namin sa lugar na ito, gagamitin mo kami sa mga lifeless people na magkakaroon sila ng buhay, na mabubuhay ang kanilang pag-asa, na mabubuhay ang kanilang pananampalataya, mabubuhay ang kanilang finances, mabubuhay ang kanilang mga relationship at gagamitin mo kami. Lord, here I am. Send me. Here I am. Send me. Kung meron man bago dito, sundan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan at mga pagsuway sa inyo. Isinusuko ko po ang aking buhay. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Maghari ka sa puso ko, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang Diyos at aking tagapagligtas.
Salamat po sa buhay na walang hanggan. Gamitin mo ako upang magdala ng buhay at pag-asa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you so much, O God. Bless your people, O Lord. Kung meron man panghihina sa kanilang buhay, kung meron man naghihingalo ng pananampalataya, hingahan mo, O Diyos, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga finansyal, ang kanilang mga relasyon, ang kanilang mga kumpanya. Panginoon, ngayong oras na ito, hingahan mo ang aming mga pananampalataya. Walang mananatiling nangihina at manlulupaypay, sapagkat ang salita mo, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Bubuhayin niyo ang bawat naghihingalong pananampalataya. Pasisiglahin mo ang mga aming pananampalataya. Pasisiglahin mo ang aming buhay. Hallelujah. Ama, hingahan mo ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Tanggapin ninyo ang hininga ng Diyos. Tanggapin mo ang espiritual na kalakasan, ang espiritual na kasiglahan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang aming tinanggap na buhay na galing sa iyo, Lord, we will share to others. Magkakaroon sila ng tamang kaugnayan sa iyo. This is our prayer. Lahat ng mga may buhay sa Panginoong Jesus ay magsabi ng Amen. Glory to God. Hallelujah. Shalom.